Hey mga ka-EA, support today's video. Eto nga. So wala tayong mid-toss mga ka-EA kasi under maintenance yung mga track ng club na pinapasabayan natin sa mid-toss. Puro sila lahat naka-maintenance sa MMFC tsaka sa SJ. Sa BF naman wala talaga rin mid-toss. So ang update ito, 12:07 ng tanghalin tapat, nagparonda nga tayo at nawawala na sila. So meron pa tayo dito na iwan na isa kasi ito yung balda na future sackboard na lang natin. Pero maganda yung bloodline nung lahi niyan. Pero kaya gagawin na natin talaga siya na sackboard. Ayan. So meron din ng mga tinapos ngayong umaga. Ito nga mga kalapatids. Medyo minalat ako. Ayan, oh. Tinimpuraan na natin yung hagdanan kasi nga medyo kakainin kasi siya ng kalawang pag hindi natin naremedyuhan yung mga maliliit na parte na may welding. Tapos naglagay na rin ako ng bahagyang semento para mas tumibay yung hagdanan. Ayan. Tapos kaninang umaga rin, tinapos ko na to. Nagpabungkad kasi ako ng ng Pozo Negro. Ayan. Nagsemento tayo ng umaga kaya hindi tayo nakapag-vlog. Tanghali na tayo nakapag-vlog, which is ngayon nga. Ayan, oh. So, hinanap ko yung mga ibon ko. Ayan. Time to. Nawala. A few moments later. Update tayo mga ka-EA. Time check natin. 12:55 AM. PM pala tanghali. Ayan, oh. So, ito kababa lang. Yan yung mga bago natin tunuturuan. Yung isang puti, nakabatch niya, na pinakawalan ko. Wala. Ayun, ayun. Nakadapo sa poste. Kasi ang patuan, wala. So, eto mga kalapatids. Eto ang ibang wires natin dito. Nagpasok ka na kanina. Tapos, Wednesday ngayon, plain water lang yung mga mahinang nilalang natin. So, kamustahin natin yung kondisyon ng mga pang port lap derby natin para sa padating na Bulan Sorsogon race. So yung additional distance ng karera sa port lap is halos 40 kilometers lang, no? Kumpara dun sa dati na derby na third lap na Antalon, 140, dito 40 kilometers lang. So tingin ko naman mauuwi at mauuwian ng mga warriors natin yung Bulan Sorsogon port lap race. So, makabawi kaya yung si Mina to. Ayun, nabitin lang tayo ng konti sa kanya. Sa ayun, live pa naman to. So, ang pag-asa na lang natin sa superset, eto, si Hanzo. Ayan, yung Viberman ng lahi. Tapos, Alphonse naman yung kanyang nanay. Ayan, yung napag-usapan namin ni Kumparin Labarcads nung nag-lock visit ako sa kanya nung huling vlog. Ayan, no. So, mamaya papakita ko sa inyo yung pinaka-parents niya. Tapos, yung possible na i-out ko na lahi niya. Ayan. So, tatlo pa rin yung warrior natin. Ito kasi nakasali sa patibayan niya, survival, pati to. Ayan. Ito lang hindi ko sinali sa survival, pero mga naka-entry halos lahat to. No? So, si Miss Poyo, clock siya na second lap, third lap. At, medyo may tayo dito. May chance tayo na makapagpa-lap winner sa susunod na lap, no? Basta mabigay natin yung magandang condition na ito ni Miss, ni Miss Poyo. Ubra yan. Pwede tayong, makapasok sa lap winner. Kasi nasa top 100 naman tayo, eh. Rank na 97 siya. Tama ba? Rank 97 siya nung huling lap race natin. Konti lang naman yung minuto na agwat niya dun sa mga nag-lap winner. Tsaka yung mga top 50, ganon. Tama po ba yun? So, eto nga mga kalapatids, yung parent reveal nung bloodline, no, ating nag-iisang 3-point at still live siya sa ating nalalapit na port lap derby race. So, napakalaking advantage ng tuloy-tuloy na nagka-clock yung ating ibon kahit sabihin natin na hindi siya ganun kabilis. Pero hindi naman din ganun kabagal, maliban na lang nung huling lap na nag 700 plus speed na lang siya, parang 782. Pero yung kasing karera na yun is talagang critical yun. Bukod sa tumalo na 140 kilometers yung pinaka derby, yung lap, tapos smash pa yung Bicol noon hanggang sa bumalik siya dito na Manila to Bulacan is hard race naman. Ayan. So dumako tayo sa parents niya, sa nanay, no? So sa nanay, related sila ni Saber, yung aking Kalbayog finisher. So ito yung nanay niya, yung blue bar na nasa kanan. Yan, Alphonse yung bloodline nanay niya. So ito yung inanak pa nga dito, yung full sibling naman to no ating Kalbayog finisher. So binalik ko yung pairing nila para makakuha ulit ng subok na bloodline para pwedeng ilipad, pwede ko rin gawing stock. Pero ito,
Itong nandyan na young bird, is tag-isa kami ni Madla dyan. Bibigay ko sa kanya yung isa pag kumasal kami sa February ni Kumparin Dabargats. Yung isa, hindi ko sure kung ililipad ko na ba ulit sa norte o gagawin ko muna stock. Pero tingin ko baka inlipad ko na lang ng norte. Tapos yung susunod na clutch na Manila dyan, isisingsingan ko ng pang RMC Juan Lopres. Ayan, may nakaredy tayo isang singsing. Isang entry lang gagawin natin. Pero yung tingin ko na ubra na yung linyada, na possible yung isasalin natin. Tapos pinakamagandang kondisyon din syempre ng breeder tsaka young bird yung ipapadala natin doon para may laban-laban tayo. Tapos dumako naman tayo mga kalapatid sa tatay. Ayan. Itong tatay is yung Biberman na off-color. Yung conformation ng katawan, minana niya dito. Pero yung karakteristik ng mismong buntot na parang kala mo is pag hinawakan mo pa lang, parang strong back na agad yung buntot. Sa nanay yun, sa Alphonse naman na mana yun. So yan yung nakaupo dyan, yan yung Biberman. At meron silang itlog dyan na possible for out natin yung parehas na ilalabas nila na young bird by next week. Ayan, so paunahan na lang dun sa may interesado sa bloodline nila. Yung pares niya dito, yung Vandenbroek na Milky Bar na imported. Ayan, no? So first come first serve tayo kung sino yung una mag-deal tsaka mag-set na, alam nyo na, down payment, sa kanya mapupunta yung possible young bird na pang-out natin na yan. So yan dalawa is mayroon si Milly at sana is magpisa nga sila na malulusog at malalakas na young bird. Ayan. Yung susunod na clutch stick nila dyan, saka na ako kukuha ng pang-norte. So sa ngayon, pang-tustos muna sa loop natin. Tsaka syempre, pang-re-entry natin sa padating na Port Lap Bulan Sorsogon Race. 75 years later. Day tayo mga ka-EA. So, eto, meron na naman tayong bagong gawang batch ng All Herbs Probiotic. Kasi istak natin kay Boss Jordan, ubos na. Kahit ako'y istak ko dito personal, ubos na din. Kaya eto, gumawa na naman tayo. So, day 1 nila ngayon, Wednesday, January 17 after 1 week. Pwede na natin itong isalin ulit sa maliliit na bote, yung 500 ml. Pero possible, pag nag-day 3, pwede ko naman i-check to kung buhay na ba yung live bacteria na ginawa natin dito sa ating All Herbs Probiotic. Ayan. So, meron pa tayo ditong tangke. Hindi, magpaparipin tayo ng tangke. At ito na nga, paubos na rin yan. Kaya kailangan ko na rin dali-dali na gumawa nga para hindi rin ako maubusan ng pang-personal na gamit dito sa lot. So, dito na tatapusin tong video na to. Ayan, shout out sa mga solid supporter natin dyan. Siyempre, huwag kaalimutan mag-like, comment, and share. Ayan, mga bagong batcher natin. Si Cloud at saka ito si Venom. Pero baka palitan ko yung pangalan niya kasi mukha siyang hen. Baka hindi akma sa kanya yung pangalan na Venom. So, comment nga kayo dyan down below kung ano yung magandang ipangalan sa kanya na akma sa kulay niya. So, ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. Ayan o. Kikinis o. Oh.